Hi guys! Good morning! So ngayon kagigising ko lang. So alas 10 na dito ng umaga. Pero medyo madilim dahil sobrang sama ng panahon ngayon dito. At ngayong araw ay day off ko pa rin guys. So yung day off ko is 4 na araw. So Wednesday pa ako babalik. Pero sa Tuesday hindi ko pa alam kung makakabalik ako dahil nga masama pa rin yung panahon at mag-snow. So ngayon, sobrang sama talaga ng panahon. At yung hangin sa labas, grabe, sobrang lakas ng hangin. And alam mo ba yung mga roof dito ng mga bahay dito sa Turkey is sobrang ingay. So akala mo parang tatalbog yung mga bubong mo sa taas kasi nga sa sobrang lakas ng hangin. Pero nagpapadala din ng mga update yung mga municipality dito, kung merong darating na mga bagyo, ganyan sila guys, ka-alert. Nagpapadala sila ng mga update na ganito, may papadating na snow, may papadating na malalakas na ulan or hangin. So, ganyan dito guys. Ito guys, yung labas ng bahay namin. So, hindi ko na binuksan yung bintana dahil nga pag binuksan ko, yung lamig papasok sa loob at medyo maulan ngayon. So, ayan siya guys. Sobrang sama talaga ng panahon ngayon, kaya hindi ako makakalabas, hindi kami makakalabas lahat. So, siguro ngayong week talaga, buong week, sobrang sama ng panahon, maulan, mahangin, mag-snow. So, ganyan guys, dito ngayon sa Turkey. So, sobrang sama ng panahon, madilim. At ito yung pinakamahirap sa amin guys, na stay out. Kasi pag stay out ka sa trabaho, kailangan mong pumasok ng ganito ka sa mayong panahon kasi nga kailangan kayo ng mga amo. Parang ganyan guys. So ito ang mahirap pag stay out, yung trabaho mo. Kailangan mo talagang pumasok sa trabaho. So wala naman tayong magagawa. Pero may mga biyahe din. Pero pag malayo talaga yung inuuwian mo, mahirap. So ayan siya. So katulad sa akin, medyo malayo yung inuuwian ko. Pag gusto kong pumasok sa trabaho, malayo talaga yung biyahe ko at sobrang lamig guys. So dapat pag pupunta ka ng trabaho, makakapal talaga sobra yung mga susuotin mong damit. At kahit sa ilalim mo man na pantalon, dapat may mga nasa loob ka pa na leggings para hindi ka malalamigan guys. Kasi minsan kailangan mo pang maglakad-lakad papunta sa bahay nila kasi minsan hindi available yung mga transportation papasok sa mga bahay nila. So ayan guys. So ayan na nga guys, binuksan ko yung bintana at maulan yung panahon ngayon. Maulan, mahangin, sobrang lamig. So ayan siya guys. Malapit kami sa bundok. Ayan, kung nakikita nyo may mababang bundok, ayan siya. And dito naman may mga hotel. Hotel yan po kasi malapit po kami sa airport. So ayan siya, mga hotel yan dito. Ayan. At bakanteng lote. Dito may bakanteng lote pero hindi pa napapatayuan ng mga building. So malapit na din kasi lahat dito may natatayuan din ng mga buildings. Grabe, sobrang lamig ng hangin ngayon. Ayan siya. Wala kang masyadong makikitang mga tao sa labas dahil sobrang lamig guys. Ayan. At ngayon ay naghahanda ako ng agahan dahil alam mo guys, kapag nasa trabaho ka, hindi ka makakain ng maayos kasi iniisip mo mag-uumpisa ka naman ng trabaho. So binabawi ko talaga pag nagde-day off ako, binabawi ko talaga yung kinakain ko dito sa bahay. Kumakain ako ng mga masustansyang pagkain. At pag doon naman ako sa trabaho, nagbabaon lang ako ng pagkain ko. Libre din naman yung trabaho, yung pagkain doon. Pero yung problema guys, minsan, syempre, sa bata, nag-aalaga ka ng bata. So, hindi mo masyadong matutukan yung pagkain mo. Nakakain ka, pero hindi mo matutukan agad kasi nga busy sa trabaho. So, ito yung hinanda ko ngayon, guys. Ayan. Kamatis. Ayan siya. Hindi yan mawawala kasi gustong-gusto kong kumain ng kamatis. Slice na saging. Ayan siya. At pancake. Kahapon ko pa ito niluto, pero may natira. So, lalagyan ko lang siya ng
honey. Ayan siya. Honey at ito siya. Kaimak. Para siyang gatas dito. Gatas siya. Fresh na gatas. Pero ano siya, nilalagay siya sa taas ng tinapay dito, guys. Ayan. Or nilalagay sa taas ng pancake. So, ganito lang siya maglagay. Ilagay mo lang sa taas. Ganyan. Para siyang palaman. Ayan. Ang sarap nito. Kasi pag sa atin, sa Pinas natin to binili ito, sobrang mahal nito. Kasi fresh milk siya. Ayan siya. So, pagkatapos niyan, pag natapos ko, nalagyan ko lang siya ng honey. Ito siya, guys. Honey. Ayan. Ayan, tapos na. Ayan siya. And of course, meron akong kape. Ayan siya. Coffee sa umaga. Tapos na tayo. Ayan, breakfast tayo, guys. Ayan. So, sobrang sarap ng breakfast ko ngayon. Ayan siya. Ito yung kinalabasan ng pancake, guys. Ayan siya. Meron siyang kaimak at saka honey sa taas. Ayan. Sobrang sarap. Buti nga nagkatao na ganito kasama yung panahon at wala akong pasok, sa bahay lang. Kaya parang blessed ako na hindi ako makakapunta ng trabaho na ganito yung panahon. Kasi nga, alam mo, uso yung sakit dito ngayon, yung tawag dito, yung trangkaso. Uso yung trangkaso, masama yung lalamunan dahil na sobrang lamig, yung mga tao sa loob ng bus. Sobrang sama ng mga pakiramdam, pero wala silang nagagawa kasi nga kailangan nilang umalis, pumunta ng trabaho. Ayan, kasi last week, guys, nagkasakit ako. Last month, twice ako nagkasakit. Tag-iisang linggo talaga. Kasi yung una kong sakit, nakuha ko din sa amo ko. Yung pangalawa, nakuha ko dun sa boarding house. Kaya ayan siya, guys. Ngayon medyo doble ingat ako kasi ang hirap pag nagkasakit ka dito, walang tutulong sa iyo, sarili mo lang. Kaya ngayon sinisikapan ko na hindi ako magkasakit. At least hindi ako magkasakit kasi nga ang hirap pagkasakit talaga dito. Lalo na wala kang pamilya, may mga Pinay na tutulong sa iyo pero hindi naman sila tutulong na araw-araw nandiyan sila pag nagkasakit ka, magluluto sila para sa iyo kasi nga may mga trabaho din sila. At sa isang linggo, isang beses lang din sila nagde-day off. Kaya ayan, guys, sobrang hirap pag nagkasakit ka dito sa ibang bansa.